that. Question. Yung kayo ba nung pagpasok mo diyan sa as courtside reporter, nilay down ba nila yung parameters being a mga characteristics of being a courtside reporter? Para klaro lang. Ang ganda ng tanong na yan. Kasi wala. Ay, wala. Okay. In fact, kami talaga yung pick ng production para mag-courtside. Kasi hindi kami nag-audition eh. In-invite kami na mag-courtside. So, ibig sabihin, alam nung production that we are capable, we are qualified. And in fact, gusto talaga nilang palitan yung image ng PBA courtside reporter during that time. Okay. Ayaw na nila yung eye candy. Gusto nila maglabas ng women of substance na kayang mag-report. Mm-hmm. So wala talagang instruction, walang nakalagay sa kontrata na kailangan ganito yung waistline mo, ganito yung timbang mo, ganito yung itsura mo. The fact na pinili kami as a talent, gumawa nga pa nga sila ng feature eh, introducing us as new courtside reporters. Pinapalabas nila yon kada commercial ng PBA. So, talagang maayos yung pagka-introduce sa amin as the new courtside reporters. Walang naka-state, walang parameters of anything na hindi dapat may prior experience ka ng courtside. As in, wala talaga. As in, kinuha ka lang talaga as a talent. Walang specifics in the contract na kailangan hindi ka mag-gain ng well, parang ano yun, parang sa PBB house, yung bawal ka mag-gain ng ano, ng 10 size zero. Wala namang ganun. Walang ganun. Hindi kasi naman sa courtside reporter, di ba? Primarily, no? Okay? Yung dunong mo sa ano eh, sa pagre-report mo, di ba? Yung delivery, yung substance. Yung substance mo, di ba? Although, syempre, nasa TV ka. Okay, you wanna look good. May dating ka. Syempre naman, maganda naman si Ira. Tama naman. Okay. Tama naman. Okay naman. Mother, diba maganda. Gwapo, tatay. Ano pa ba? Nabanggit nga niya kanina, di ba? Nasa backstage tayo, nagkikwentuhan. Na naging conscious pa nga siya sa sarili niya. Dahil yung, di ba, yung registration sa TV, di ba? Sabi, uy, kailangan ko pa magpapayat ng konti. Tama. So, ano naman niya yung mga dapat niyang gawin? Oo, tama. Para ma-maintain niya yung kanyang personal improvement. Para naman sa TV. Ang ano ko lang dito, no? Bigla kang after 10 games, hindi ka na binigyan. Na so, meron bang pag-uusap na, nagtapos ang contract mo, pasensya ka na. Callback or what? Diyan ako, pinaka medyo sumama talaga yung loob ko. Kasi there is no formal meeting, wala man lang pasabi or abiso na, okay, hindi na namin kayo i-renew yung contract. Hindi na namin kayo mabibigyan ng schedule. Walang ganon. As in, hindi na lang sila nag-contact. In fact, binigyan ako ng schedule for the next conference, pero binawi. Yung taga-bigay ng schedule, then nagbigay siya. Sabi ko, ay, thank you po. So, kasali pa kami next conference. Kasi usually, ifa-follow naman yung contract eh. So, nag-start na kasi yung season. So, siguro mga in 1 to 2 games, bibigay na yung contract. So, binigyan ako ng schedule. And then after a few days, binawi. Tapos nagtanong ako, sabi ko, bakit po tinanggal yung schedule? Hindi ko po din alam eh, pasensya na po. Sabi ko, okay lang po, hindi nyo naman po kasalanan. So, doon ko na, na-gets ko na hindi na kami bibigyan ng trabaho. Ah, okay. Tsaka pare, lilinawin lang natin sa mga talakers natin, no? Okay, akala nila PBA ang nagtanggal kay Iris. Right. So, under pala siya ng contract na isang network. And this network is the one providing the PBA, yung mga talents. May mga third party. May pool of talent sila eh. Yes. Okay. So, akala nila si PBA. Okay. Oo nga, nababasa ko nga yung mga comments na galit na galit sila. Kay PBA, no? Galit na galit sila sa PBA. Alam, feeling ko dahil nga sa sobrang daming issues ng PBA, ang daming fans, so, dahil ngayon medyo mainit ang PBA, di ba? Madaming comments about PBA. So feeling ko na natabon yung galit nila sa PBA. So nung tinanggal ako, parang sumama din yung galit nila sa PBA sa akin. Dahil nga nabanggit doon, PBA courtside reporter, tinanggal. Sabi, bakit naman kayo nagtatanggal ng mga reporter? Ganon. So hindi naman ganon. Hindi PBA ang nagtanggal sa akin. It was the network's decision.